Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para naman sa araw po ng Biyernes, August 2, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata ay 13, mga talatang 54 hanggang 58. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon po o pagsasadiwa ay hahawin natin sa aklat ng simbahay taong 2024. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Kung wala man silang naranasang mga himalat kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon sa kanyang bayan, ay hindi dahil walang kakayahan ang Panginoon. Nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. Ang dahilan ay dahil hindi nila kinilala ang ating Panginoon. Hindi nila tinanggap, rejected nila si Jesus. Totoo naman yun minsan. Gusto mong tumulong sa mga taong nangangailangan, ngunit kung hindi ka tanggap, paano mo naman magagawa ng kabutihan? Paano mo naman siya matutulungan kung ayaw niyang tanggapin at kilalanin ang iyong tulong? Sabi nga ng kasabihan eh, to reject an offer is an insult. Ang anumang pagtanggi mo sa bawat bigay o tulong sa iyo, isang insulto doon sa nagbibigay. Ay gagawin mo pa bang tumulong o magbigay kung naiinsulto ka? Siyempre hindi. So kaya ang Panginoon walang kababalaghang nagawa sa kanyang mga kababayan. Ipinapakita ni Jesus sa Ebanghelyo na iginagalang niya ang ating kalayaan. Malaya tayong tanggapin siya at malaya rin tayong tanggihan siya. Isipin lamang natin kung sino ang natatalo kapag nagdesisyon tayo na hindi tanggapin si Jesus sa ating buhay. Totoo yun, tayo ang talo. Tayo ang mawawalan, hindi si Jesus. Tandaan natin na tayo ang natatalo dahil hindi tayo makikinabang sa kanyang biyaya na magbibigay sa atin ng lubos na kaligayahan at kaginhawahan. Makikita natin sa Ebanghelyo, dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Hindi nakagawa ng mabubuting bagay sa Jesus dahil sarado ang kanilang mga puso. Madalas tayong ganito rin. Maghahanap ng mabubuting bagay sa buhay, ngunit kung titingnan ang ating mga puso, ito ay sarado sa Diyos. Kaya nga, buksan nawa natin ang ating mga puso sa pagtitiwala at paniniwala kay Jesus upang makagawa siya ng mga himala sa ating mga buhay. Buksan natin ang ating puso sa pangungusap ng Panginoon upang maging tapat siya sa kanyang sinabi kay mga kasalanan kapag tayo lumapit sa kanya. Habag ang ating matatanggap at pagkatapos tayo humingi ng awa at biyaya sa kanya, kapag tayo kinahabagan ng Panginoon, yung ating mga masisidhing pangailangan, mga problema, pagsubok, suliranin ng buhay, ay kaya niyang bigyan ng solusyon sa ating buhay. Kaya nga, ang pagdidesisyon ay nasa atin kung gusto nating manalo. At kung tayo gusto ring matalo, nasa atin pong desisyon yung hindi siya tanggapin sa ating buhay. So, paano ko ba sinasara ang ating puso kay Jesus? Paano nga ba? Yung hindi siya pinapapasok at tinatanggap sa ating buhay. Paano ko ba ito mabubuksan upang makatuloy siya? Tanggapin natin sapagkat sabi ng aklat ng Revelation, siya'y kumakatok sa mga pintuan. At kung siya'y ating pagbubuksan, siya'y tutuloy at sasalo.
sa atin sa hapagkainan. At alam naman natin na si Jesus hindi katulad ng barkada, kaibigan natin, na sumasalot, dumudulog lang sa hapag na walang ambag. Si Jesus ay may dalang malaking biyaya, kaya siya'y sasalo sa ating mga hapag. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.